Welcome sa Express Info Channel Version 2 kung saan ang mga balita ay napakabilis. Mukhang si Usman Jeng ang susunod sa yapak ni Josh Giddey at hindi si Kai Sotto if we have to believe the ESPN NBA mock draft rankings. Sa latest post ng NBL Australia, they claim that Usman Jeng ay number 19 in that rank and that means napakataas ng kanyang draft rank. Wala naman tayong problema dyan, pero ang nakakagulat ay kung bakit si Kai Sotto ay wala pa rin sa ESPN mock draft months before the NBA draft. But honestly, I am very happy and excited sa darating na NBA draft dahil meron na tayong clear review kung saan pabagsak ang pangalan ni Kai Sotto on draft day. The read rejected by Sotto. If they think na karapat-dapat si Usman Jeng as number 19 pick, ay isa lang ang ibig sabihin dyan. Kai Sotto will be drafted ahead of Usman Jeng on NBA Draft Day dahil bihamak naman ang mas magaling, mas mataas ang ceiling at mas mataas ang basketball IQ ni Kai Sotto, mas matangkad pa. I have nothing against Usman Jeng, but watching him play ay hindi ako bilib sa kanyang performances sa NBL Australia. He is very inconsistent at suspect pa ang kanyang shooting. While he is groomed to be a point guard, his passing ability and court vision is below par and it shows sa kanyang assist average. Compared to Kai Sotto ay talagang napakalayo ng kanilang skill level. Kahit na matangkad si Kai Sotto, ay di hamak na mas magaling pa si Kai Sotto and it shows how the opposing teams defended the two players. Kung si Kai Sotto ay tatlo o dalawa agad ang magmamatay sa kanya every time he is in attack mode. At ngayon nagsisimula ng pumasok ng 3-point shooting ni Kai Sotto ay tsak mas lalo pang mahihirapan ang depensa sa kanya. Kung si Kai Sotto ay namaproblema sa playing time, Usman Jeng has plenty of it. In fact, mayroon mga games na umabot sa 30 minutes ang kanyang playing time pero masama pa rin ang kanyang laro at ang kanyang field goal percentage. And his only advantage is the fact na pwede siyang maglaro as point guard. But whether he will become a good point guard or not remains to be seen dahil sa ngayon ay no way he is playing at the level na parallel sa kanyang draft rank ng number 19. With all that, ang ating prediction ay tataas pa ng husto ang draft stock ni Kai Sotto dahil he has proven so far sa NBL Australia na kaya niya ang pisikalan kahit na hindi pa niya nakukuha ang kanyang optimum power and strength. Kayo, ano sa palagay niyo? Pang ilang pick kaya si Kai Sotto if ever magpapadraft siya this year? Just comment your answer below at pag-uusapan natin yan sa comment section. At huwag magpahuli na baka magugulat lang kayo sa mga bagong balita. At kung nagugustuhan niyo ang ating channel, ay huwag kalimutang pindutin ang like and subscribe button, pati na rin ang notification bell upang updated kayo sa mga nakakagulat na balita. Salamat and see you around! Welcome sa Express Info Channel Version 2 kung saan ang mga balita ay napakabilis. Pwede na natin sabihin na hindi pa naka-move on ng NBL Australia sa 100 rebound ni Kai Sotto. And to quote them, we're still thinking about this. Kai is definitely not your average guy. At mukhang nakakahalata na ang mga Aussie fans ng NBL na nagiging paborito na si Kai Sotto at nakararami na sa mga posts ng mga NBL social media accounts. But one should realize sa palagi nilang nilalagay ang mga highlights ni Kai Sotto dahil very rare sa isang legit 7-3 player ang mga ginagawa ni Kai Sotto. And in fact, ay si Kai Sotto lamang ang nakakagawa nito sa buong kasaysayan ng NBL. Without hype, ay totoo namang nakakagulat ang ginawa ni grabbing the rebounds with one hand. Hindi yan normal sa isang basketball game and only those players who have big hands ang kayang gawin yan. At yan ang isang napakalaking advantage ni Kai Sotto at yan din ang dahilan kung bakit every game ay meron siyang highlights. Kung sa iba ay dunks lang ang kanilang highlights, with Kai Sotto ay pwedeng dunks, pwedeng pasa, pwedeng rebounds at pwedeng blocks. Isang dahilan rin yan ang kanyang charisma at ang kanyang elegant form na napakagandang tingnan ng kanyang mga moves especially sa mga replays. So I'm less surprised sa ginawa ng NBL putting Kai Sotto's highlights almost every day because he deserves it. In fact, underrated pa nga dahil maraming mga moves niya na dapat pang ilagay dahil lahat yata ng kanyang mga ginagawa ay puro highlights at consolation na lang ang mga views. And that is a welcome news para sa basketball career ni Kai Sotto. Na every time na nilagay ng NBL ang mga highlights ni Kai Sotto ay napapanood na rin ito sa buong mundo.